yan, guys. Grabe. Kakababa lang natin ng Laguna. Isang araw lang balik na tayo ng airport papunta ng Cagayan de Oro. Manilita tayo, guys. So, ito na yung intro. Uy, late na nga eh. Ito na yun. Ayan guys, it's 5:35 AM at andito na tayo ngayon sa CDO. So, mag-aabang lang tayo ng taxi pupunta sa resort. Right, so super excited, super happy and grateful right now. Guys, andito na tayo ngayon sa Jaspera Resort. Ito, tamang-tama. Andito na yung business center natin. Let's go! Ayan guys, quick update. We're checking the venue. This is like the events place of the Jaspera Beach Resort. So basically, meron silang kubo. Maliwala siya, no? Nakaka-relax kasi ang naririnig natin, dagat. So nakakatawa, dito tayo mag-seminar. So this is actually one of the very first times that we will conduct a business opportunity presentation sa tabing dagat. Nakaka-excite, nakakatawa, and let's see what will happen. For now, we're just grounding a bit, being familiar with the energy of the place, tapos sinasetup natin before we actually have a power nap, sabi nga ni ma'am. At hindi, kumbinsido'y mag-iwala ka, hawak ka ng puso't maniwala na, ikaw lang ang siyang inibig, ikaw lang ang iniibig. So ayan guys, basically, dito sa CDO meron tayong business center. So meron siyang sariling resort and dito nakakandak yung mga seminars natin. So far, I think for almost every seminar, POP, trainings, dito yung gagawin. So nakakatawa dito guys, if a-attend kayo ng trainings natin, may enjoy nyo resort, makakapag-relax kayo, tapos kikita pa kayo, pwede kayo mag-business, diba? Ayan guys, dito tayo ulit sa resort. Of course, dito naman talaga tayo next day, pero mag-start na yung business opportunity presentation natin. So, base na tayo. Waiting na yung mga guests natin. So, tara! Philippines, if I'm not mistaken. Top, ano po ito? Top Filipino din po. World-class awarded din po sa Kuala Lumpur. Grabe, di ba? So, hindi ko na patatagalin. With that, I am pretty sure you guys are excited. And let's give it up for the one and the only Mr. MJ Lopez. Okay, thank you. Yan po na po kayo. Yan. Okay, gusto niyo maman? Gusto maging successful? Gusto makatulong sa magulang? Yes! Maging successful? Yes. Makatulong sa magulang? Yes. Makinig kayo mabuti kasi yun yung topic natin for tonight. Para masaya tayo, okay lang ba lahat nag-engage? Yes. Okay lang ba lahat nag-engage? Yes! Okay, so anyway, before we move on to pagyaman, paano tayo kikita, magpapakilala po muna ako. My name is MJ Lopez. I'm the Executive Vice President of Worldwide Entrepreneurs. I'm also the founder of MJ Lopez Holdings, MJ Lopez Life and Business, MJ Lopez Media. Marami pa po, no? And of course, kagaya ng marami po sa inyo, galing din po kami sa hirap. Ba't parang naawa kayo sa akin? Hindi po kami patay gutom, mahirap lang, no? Kung ito yung mayama, ito yung sakto lang, ito yung patay gutom, medyo angat po kami ng konti.
Kasi pag patay gutom, bumaba pa doon, patay na yon. Ah, yung lola ko po, dating katulong, buti ngayon maganda tawag kasam, bahay. Yung mabait ko pong tatay, nagwapo, namalandi. Itinanan po yung nanay ko at the age of 16. E di nabuntes, nabuo. From there, napalayas po kami. So I want you to imagine life, and do we agree, lahat po tayo dito may tinatawag na problema, correct? Huh? Parang si sir, talaga yung pagkakabagsak, yes. No, madiin, yes. Sino ma'am naman, yes, di ba? So, halo-halong reaction to. Pero lahat tayo may problema. Ano sabi ko sa TikTok before? Poor people are getting poorer and the rich people are getting richer, mainly because poor people, they see opportunities as problems, while rich people, tayong mga payaman, we see problems as opportunities. Naintindihan po? Tagalungin po natin. Sabi niyo ba? Okay. Ang mga mahihirap, lalo daw pong humihirap kasi ang tingin nila sa oportunidad, problema. Pero tayong mga payaman, ang tingin natin sa problema, oportunidad. You guys have to understand na ang pagninegosyo po, hindi po about pera, it is about value. Ang ginawa ko po, imbis na nagluho po ako, pinatawag ko buong angkan. Sabi ko, kain tayo, dinghaw. Yung Dinghao restaurant po, malaki pong restaurant po yung sa amin, Chinese restaurant, sikat po yon. Tapos siyempre, galing po kami sa hirap, di kami pumapasok sa mga mamahaling restaurant. So pagdating namin doon, baliw na baliw sila, yung tito ko, lola ko, grabe, mahal dito, nanay ko galit. Mahal dito? Bakit dito? Tapos pagdating mo sa restaurant, anong una mong tinitingnan? Yung presyo sa menu. Hindi yung pagkain. Number, di ba? Tingnan sa presyo. Sabi ko, hindi. Napasubo na ako. Dito na ako. 250. Yang chow rice. Ilang kilo na yun ah. Diba? Sabi ko, 75. Kaya ko to. Kangkong. Makapagtinda na lang kaya ng kangkong. So, sabi nila, if you want to become a millionaire, you have to think like one. You have to act like one. You have to decide like one. Kung gusto mo maging milyonaryo, kung paano sila mag-decide, dapat ganun ka din. Kung paano sila magsalita, tumayo, umupo, dapat ganun ka din. Nakita ko sa kabilang table, may milyonaryo. Sabi, waiter, anong bestseller nyo? Hindi natin yun sa menu. Eh ako, yung gitero ako. Ganun lang pala, waiter! Anong bestseller nyo? Kasi kinakabahan ako eh. Ang bestseller daw nila ay Patatim sa Pancit Canton. So, Chinese fried noodles. Sabi ko, bigyan mo akong tig-apat niyan. Yabang. May 20,000 eh. Nanay ko, yabang mo. Order ko ng order. Nung dumating yung mga Patatim, grabe, check, check. Nung dumating, apat yung waiter. Sabi ko, kaya pala mahal, sir, no? Kaya pala mahal, bawat isang order, isang magdadala, tapos hahaluin sa harap mo. Sabi ko, kung ako ba maghahalo, may discount? Kasi sa servisyohan ka. So ako, na-order ko na, nai-stress pa ako sa babayaran ko. Ganun din po ba kayo? Wala ka naman choice, na-order mo, na-stress ka pa eh. Ito malapit. At the back of your mind, stress na stress ka sa problema, hindi mo tuloy ma-enjoy yung pagkain na sa harapan mo. Di ba lahat tayo may iniisip ng problema? Minsan, hindi natin ma-enjoy na sa harapan natin. Sa kabilang table, nakita ko yung milyonaryo, enjoy. Ang saya nila, sa isip-isip ko, iba ba pera niya sa pera ko? Eh, pinaghirapan ko yung akin, bakit hindi ba ako pwede mag-enjoy? Sa isip-isip ko, baguhin ko perspective ko, try kong enjoyin. Ito na. Nung wala na akong pake, hindi naman magbabago na impression na eh, na-order ko na eh. Enjoyin ko na lang yung food. Nag-focus ako sa mga mahal ko sa buhay. First time ever, nakita ko yung lola ko, nag-enjoy sa pagkain. Yung lola ko po dati katulong. Yung tito ko nag-enjoy. Alam mo yung first time naming makakita ng Adidas, familiar kayo sa Adidas, chicken pit na nasa lalagyan. Kasi di ba ang chicken pit nasa stick yun eh. Yung siomay na nasa maliit na lalagyan, yung siomay nila may bilog. Pag ganun mo, ang laki, may hipon sa loob. Eh yung sanay akong siomay, ang laman, puso ng saging eh. So iba yung quality. Tapos nakita ko, enjoy sila sa pagkain. Ito na. Sabi nung kabilang table, waiter! Daw papatalo. Waiter!
Alam mo, ang daming order eh. Dinala na yung bill. Naka 12,000. Ito hindi ko makakalimutan. Nanay ko maglalabas na ng credit card. Sabi ko, ma, hindi na. Ako na. Yung nanay ko, di niya alam, iiyak siya, tatawa siya sa tuwa eh. Sabi na nanay ko, sige, sige, anak. It's not about the money. It's about nakapagbigay ka ng pagkain at kasiyahan sa pamilya mo. Hindi ito usapang kotse ako, naka-Porsche po ako. Hindi ito usapang Porsche, usapang pamilya to. It's more on, kung nagawa ko to, why not gawin ko siya linggo-linggo? So ang naging goal ko lang, hindi million-million, nagbago perspective ko. Ang goal ko, every week, kailangan may ma-experience yung pamilya ko na bago, makakain masarap na pagkain. Dumating sa point ngayon, yung dinghaw, kaya ko nang bilhin. Ganun ka din de. Bakit? Kasi nagsimula sa pamilya. Lahat po kayo may pamilya. Lahat po kayo may pangarap. Ginagawa natin to para sa mga mahal natin sa buhay. At ginagawa natin to para naman mapa-unlad natin yung community natin dito sa CDO. MJ Lopez Iboto, di ba? Gusto niyo maman? Yes! Gusto maging successful? Yes! Gusto makatulong sa magulang? Yes! Gusto na kumain? Yes! Join Worldwide Entrepreneurs Now. Mag-join kayo ngayon sa WIN. Always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon. Thank you so much. And guys, super happy and grateful kasi sobrang successful nung event natin. Kita niyo naman, pawis na pawis ako. Grabe yung energy. Pero napansin ko na sobrang sayo ng mga tao, sobrang enjoy sila, and very relaxing talaga yung place. So ngayon, nakain na sila, closing this meeting after meeting and mastermind sessions. For now, we're gonna upload some pictures, we're gonna check everyone and I'm monitoring kung kamusta yung takbo ng business dito. So, we'll see, we'll see. Ipapasok ko sa inyo, ipapaintindi ko sa inyo is this. I am a millionaire. Okay ba sa inyo na ang self-image mo, milyonaryo ako? Negosyante ako. Ito po yung culture ha. Nasa sa inyo kung gagawin. I strongly recommend, itry nyo lang ng 1 month. Alas, you will follow up on this one, ha? Daily structure tayo. Meron po ba kayong time in? May time in? I strongly recommend, early in the morning, time in. Meron pong tinatawag na state management. Para saan po yan? Goals, objective, and alignment. Ngayon, kung ganyan kalalim yung ugat mo, pag binagyo yan, kahit maliit na puno yan, di tataob yan. Malalim eh. Kahit bagyuhin yan, siraan yan, lokohin yan ng kapwa kamag-anak niya, hindi yan tataob. Kasi malalim yung pinanggagalingan niya. Pag ito, lumaki, hindi basta tataob. Kasi malalim ang pundasyon. So kung ano man pinagdadaanan nyo ngayon, pundasyon nyo yun. Diba? Kasi baka ang ini-expect mo, ang blessing lang sa'yo, maliit. Kasi kung maliit lang yung gusto mong makuha, maliit lang ang pundasyon nun. Pero what if si Lord na nagsasabi sa'yo, si Universe na nagsasabi sa'yo, uy, you deserve better. Mas malaki. Akala mo bahay lang, mansion pala naghihintay sa'yo. Kaya ang daming pinagdadaanan muna. It is to prepare you for something big. Because I'm pretty sure this will go big soon. Jaspera, Worldwide Entrepreneurs, itong partnership na to. The moment na nakita ko palang yung pagpasok, tapos kanina ang daming tao dito, tapos unang seminar natin dito, ganito kasaya, ang daming tao. Sure ako lalaki to eh. Masarap pa sa feeling, nakakatulong tayo. Yun po yung kailangan yung tandaan. Kasi makakarating at makakarating tayo dito, pero para hindi gumuho, para kayanin natin siya, kailangan malalim yung pinanggagalingan natin. Okay po ba yun? Yes! Maraming natutunan. Yes! Now I encourage everyone here later, tomorrow, pag alis namin, kahit wala kami, talk about your notes. Release. Pag-usapan nyo yung mga natutunan nyo. Kailangan part ng culture natin na lagi natin pinag-uusapan yung mga bagong learning. Halimbawa, may na-reject. Mainit ang ulo. Ano sabi ni Sir MJ? Law of polarity. Kalma, kalma. Kalma, hinga. Law of polarity, ha? SW3, next. Some will, some won't. So, next.
Dumadrama ka na. Paltan mo yung music. Paltan mo yung music. Masyadong madrama. Mamaya pa yung clearing, mamayang gabi. Ha, mamaya mo ilabas yan. Ngayon, hataw muna tayo. So that yung language natin nagbabago. Nagiging lahat centralized sa pagkuha ng goal. Gusto pa lumaki yung resort? Yes! Gustong lumaki yung worldwide entrepreneurs dito? Yes! Gustong yumaman? Yes! Sundin ang sistema and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon! Yes! Hello guys, so kakatapos lang ng training natin. No? It's the new entrepreneur's orientation. We talked about the vision, the mindset. And syempre, gusto kong ipakilala sa inyo ang business center natin official, si Ma'am Catherine. So check the description and the comment section so that you can contact her. Sa CDO, sa Cagayan de Oro, kung bibili kayo, interested kayo sa business, sila po yung kukontakin nyo. So the page will be linked in the description and in the comment section. And of course, kung gusto nyo, ayan, Jaspera, magstay din sa resort na to. Very welcome kayong lahat, guys. Yun lang. Yun lang. See you later mamaya. Marami pa kaming gagawin. Ito tayo ngayon sa James Don View Deck Resort. So actually, si Ma'am yung may-ari nito. Umattend siya sa isang huge training natin before Success in Tandem. So it so happened na na-connect siya. Umattend siya sa Jaspera Resort kanina. Nakakatawa. Because we are connected now with a lot of entrepreneurs. So, kainan lang, dinner lang, enjoy lang tayo. Ayan guys, this is day one. Andito ako ngayon sa room ko sa Jaspera Beach Resort. And yeah, amazing. Although, syempre, hindi natin pwedeng i-compare sa Manila kasi nasa province tayo. But I think this is the best room they have and expect nyo na mag-i-improve pa to. So far, daming learnings guys. Day one is actually full of positivity. That's one. Grabe yung pagtanggap ng mga tao. Sobrang saya nila. Tapos, tuwan-tuwa sila sa seminar. And medyo iba lang yung culture dito kasi maaaga silang natutulog. But since nasa resort tayo, may music pa sa labas, may mga nagiinuman pa, may mga nakatambay pa. Pero ang nangyari kanina, nakakatawa kasi meron pala tayong attendee na umaten sa Success in Tandem before na talagang malaking negosyante and talagang naikwento nga niya na grabe yung na-experience niya rin sa buhay, naloko siya, kagaya namin, kagaya ni Mama. So, sobrang relate sa isa't isa. Plus, sobrang nakaka-relate siya sa mga videos. And there's a huge chance na mag-stackist or center pa siya sa bukid nun naman, no? Which is really, really great. At the same time, si Ma'am Cathy, saka yung kausap natin kanina, nag-connect sila kasi bibili sila ng Coca-Cola kasi distributor si Ma'am Cathy. Plus, tutulungan naman niyang i-build yung resort na to. So, nakakatawa lang guys because sa ginagawa natin, aside from us na napupush yung worldwide entrepreneurs yung business natin, nakakatulong talaga tayo sa mga negosyante. Kasi isipin mo, napagkukonek-konek natin yung mga negosyante na makapag-build ng negosyo sa isa't isa. So, just super happy and grateful for this day. And of course, hindi naman mangyayaring lahat ng to kung hindi sa mga coaching team natin na nauna dito. So I wanna give credit to Alas and Mark na talagang sumugod dito para makapagtanim. Kasi ngayon nag-harvest na tayo eh. Pero I strongly believe that whatever it is na hina-harvest natin ngayon dahil na rin sa effort nila nung una silang pumunta dito. So yun lang guys. This is day one and see you tomorrow. Yes, magandang araw sa inyo guys. And this is day 2 here in Cagayan de Oro. Andito pa rin tayo sa Jaspera Beach Resort. And I'm super happy and grateful right now mainly because we have the opportunity to actually enjoy the beach before we do the business, before we take massive action. But right now guys, today it's all about state management. So, very important that when you start your day, prepared ka. Prepared ka to do more, to achieve more, to actually win the day. So, umagang-umaga pa lang dapat nagme-meditate ka, nagpe-pray ka, nag-exercise ka, you will take a shower. And very important din
that you have time for yourself. So right now, even if may mga konting guests na tayo, since may leverage naman tayo, may mga leaders tayo here to actually attend to them, to actually handle them. Ang ginagawa natin ngayon is, we're vlogging, but also we are creating value. Pero kanina, I had a bit of time to actually prepare myself. Kasi nga, at some point, kahit maganda yung nangyayari, minsan tatamaan ka pa rin talaga ng stress. Minsan tatamaan ka pa rin talaga na bigla ka na lang hindi okay. So very important that you have a structure, a daily structure that will support you, that will support your body, your mind, and your spirit, so that every day will be a winning day. So today, we will do our best to actually win. Let's go. And which is actually yun naman yung main purpose ni Ma'am Catherine kung bakit po kami inimbita dito. Gusto po niyang matuto kayong lahat. Alright? Gusto po niyang baguhin yung perspective niyo sa buhay. Gusto po niyang baguhin yung mindset niyo dahil gusto po niya kayong tulungan. Alright? Pero again, willing po kami tulungan kayong lahat, but we have to make sure na dapat willing din po kayong tulungan yung sarili niyo. Okay po yun? Alright, so ngayon tatawagin ko na itong tao na to, again, nabanggit ko kanina, this is the highest paid mentors. One of the highest paid mentors dito sa Pilipinas. Life and business coach, our mentor, of course. And ito, napakaraming negosyo nito, kaya sigurado matutulungan tayo nito sa pagyaman. So hindi ko na patatagalin pa, let us all welcome Mr. MJ Lopez! Parang boxing. Nagustuhan ba yung negosyo? Yes. Sino yung napilitan lang mag-yes kasi nandiyan si ma'am? Yes, iba? Yes na, maka-yes kayo, no? Nandiyan yung boss natin, no? Anyway, a lot of people kasi, kagaya po ninyo, no, galing din kami sa hirap, gusto ko lang ma-realize po natin kasi there are a lot of gray areas pagdating sa kahirapan. Ang nangyayari po kasi sa atin, pagdating sa pagyaman, most people, ayaw paniwalaan. And kaya tayo hindi yung mayaman kasi ayaw mo maniwala. So, I will share with you several concepts around money, around pera. Noong araw, parang tanda ako na eh, no? Pero noong araw ho, hindi ko rin naiintindihan na ang pera madali. Kasi, pag lumaki ka, example ah, di ba meron, diniscuss ko kahapon, mindset. Gagawin ko na lang tong continuation, no? Doon sa mga hindi naka-attend kahapon, itanong nyo na lang doon sa katabi nyo kung ano na pag-usapan. Para mas marami po akong maituro. Kasi later tonight, I want to talk about strategies, specifics, ano yung pwede nating gawin, paano tayo mag-collaborate at tulungan, special sa marketing side, ma'am. Yung tinuro, gamitin, i-apply. Because nonsense, yung knowledge without experience. Ulitin ko, pwedeng marunong kang mag-drive, pero kung hindi ka hahawak ng manibela, makakalimutan mo. Pwedeng matuto ang lumangoy, pero pag matagal kang walang practice, mabilis kang hihingalin. Pwedeng turuan kita magnegosyo, pero kung hindi mo gagamitin, walang mangyayari. So ang akin, I strongly recommend, pag alis namin dito, ngayon pa lang sa pag-ooperate nyo pa lang dyan, ginagamit na natin. So that, next month, bago matapos tong buwan na to, may resulta na tayo, malaki na to, mas masaya na tayong lahat. Nahaharap kayo sa akin, pagbalik ko dito, nakangiti kayo, sir. Tama ka nga. Na-increase ang kami, extra kami. Bakit? Kasi nang palaki nyo eh. Sir, tama ako. Kumita kami sa uwi. Dumami kliyente, ang saya namin. Pero kailangan nyo ibigay yung value kay ma'am. And again, pasalamatan natin si Ma'am Cathy sa kasi Sir Alvin. Gusto nyo maman? Yes! Gusto maging successful? Yes! Gusto makatulong sa mga tao? Yes! Gusto palakihin sa Diyospera? Yes! Join Worldwide Entrepreneurs now. Mag-join kayo ngayon sa week. Galingan natin, sundin ang structure, and always remember that everything good starts with this. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon. Thank you so much, guys. Ngayon!
nagpasalamat kaming lahat, o lalo na sa sarili ko kasi mahilig ako mag-think negative. Ngayon, ang dami-daming nabago sa sarili ko. Yung mga learnings na natutunan ko, unang-una talaga yung ano, yung mindset ng tao, yung maging positive mindset po. Unang-una, ang natutunan ko tungkol sa seminar ni Sir MJ Lopez, kailangan yung mga mabuting mga dapat gagawin para mag-millionaire yung mga tauhan dito sa Jespera at sa kayo't si Ma'am Cathy ang very supportive to us, especially in selling the Morenga products. Tapos kahit bigyan mo ng 20 mil na bonus, ubos din. Kasi hanggang dun lang siya. Hindi siya pwedeng numampas ng 10,000, ng 20, ng 50,000. Kahit anong ibigay mo dyan, hanggang dun siya. Kasi yung kaldero niya maliit. Yung wallet niya maliit. Ngayon, sabi ni Sir Alvin, kung hindi ka kasya sa kaldero mo, bakit hindi mo hati-hatiin yung isda para magkasya? That's goal setting. Meaning, kung hindi ka naniniwalang kaya mong kumita ng 1,000,000, edi gawin natin, try natin kumita ng 100,000 times 10. Itatry natin kumita ng 100,000, ulitin natin 10 times. Or, try natin kumita ng 10,000, ulitin natin 100 times. Nagiget? So parang 10,000 muna, tapos ulit-ulitan na lang natin hanggang maging 1,000,000 yan. Yun po yung goal setting. Meaning, ang trabaho po natin mga leaders dito, yung mga tao sa baba, magkaroon sila ng goal. At magkakaiba po sila ng wallet. Yeah, meron dyan hanggang 5,000, meron 10, meron mataas yung standard. So it is up to us, paano natin mahuhuli yung standard nila. Because again, for us to operate a business, kailangan kilala natin yung mga taong kasama natin. Kailangan matutunan natin, especially ikaw, ma-handle. Especially si Sir Den. Lalo pag alis mo, ma'am. Okay po tayo doon. May babae. Nene, kung tawagin siya, Nene. Real story to, real story. Itong si Nene, ahente siya ng Avon, ahente siya ng Tupperware, nagtitinda siya ng kung ano-ano, marami siyang racket, basically. Single mom siya. Ngayon, 19 itong si Nene, nangarap siya magkakotse. Okay? Nagkuha siya ng lisensya. Sabi ngayon ng nanay niya, oh, ne, bakit ka kumukuha ng lisensya? Wala ka namang kotse. Wala ka namang pera. Sabi niya sa nanay niya, enay, balang araw magkakakotse ako. Take note of the term, ha? Balang araw. Ngayon, it so happened na merong nag-aahente ng bahay, merong may bahay na binibenta, kinukuha siyang ahente. Sabi niya, ne, benta mo ngayon bahay ko. May commission ka dyan. Alam, marami ka namang kakilala. So, grab agad siya kasi mahili siya sa opportunity. So, sabi niya, sige, benta ko yan. So, tripping sa bahay, first time niyang makikita yung bahay. Ito na nangyari. Imbis na ibenta niya yung bahay, siya yung na-inlove sa bahay. Sabi niya, take note of the term, pag itong bahay hindi binili ng buyer ko, akin tong bahay. Ang sabi sa kotse, balang araw. Ang sabi sa bahay, pag hindi binili, akin. June nangyari yon, December, nakatira kami sa bahay. 3 years old po ako nun. Ibig sabihin, story po yun ni mama. Nakatira kami sa bahay, walang kotse. Bakit? Kasi si bahay may deadline, si kotse balang araw. Nagkakotse po siya, 21 siya. Di hamak na mas mahal yung bahay kaysa sa kotse. Dahil yung bahay, 2.5 million. Yung kotse magkano lang, kahit 100,000 meron. Pwede namang hulugan. Ibig sabihin, ganun po ka-importante yung deadline. So ayan guys, quick update. Kakatapos lang ng 7 essential skills namin. Super happy and grateful. Nabinyagan natin. Actually, ito, itong taas nila. And hopefully, magiging office to ng Worldwide Entrepreneur. Sa tulong yung lahat. If, again, you want to join Worldwide Entrepreneurs, interested kayo sa health products, and you want me to be your mentor, visit Jespera Beach Resort, Zone 2, Bonbon, Cagayan de Oro City. Alright? Ilalagay ko po yung link sa description sa mga cards natin and sa comment section natin. Alright? Para makapunta kayo dito and I'm pretty sure na soon babalik tayo dito. For now, we will enjoy the rest of the evening kasi birthday po ng ating business center. See you later guys. Enjoy muna kami. Happy birthday to you!
this is day 2 and we're just enjoying this view right now. Naroon ditong view ng dagat, naririnig natin yung dagat, and at the same time may bonfire tayo dito. And I just wanna thank Jespera Beach Resort for this experience. Nakakatawa lang guys kasi ito yung vlog na we are working hard, yes. We are doing business, yes. But we are also enjoying what we are doing. Kumbaga, na-train tayo eh, na-enjoy yung proseso. Na-train tayo na maging masaya sa mga bagay na meron tayo. Pero ngayon, totoong enjoy talaga. Una, napaka-abundant ng pagkain. Ang daming pagkain dito, lami. Talagang hindi ka nila pababayaan. Tapos, ang luwag ng place, napaka-abundant. May buko. Kanina, grabe yung buko. Basta na lang nila inakyat. Biglang nalaglag na lang yung buko eh, no? And the lesson here is very simple. If you set up your day to win, you will eventually win. Kumbaga, kung isa-set up mo, i-structure mo yung maghapon mo para manalo ka. Mananalo at mananalo ka. Kahit may personal na challenge, kahit may professional na challenge, kahit maraming iba to sa yung problema, kung prepared ka to actually win the day, you will always win. And right now, we are winning this day. Birthday ng ating business center here. Nag-celebrate tayo. Ang dami magandang nangyari at marami pang magandang mangyayari. So, good night guys. Again, this is day 2 and we will just enjoy the rest of the evening. See you tomorrow. Yes, magandang araw sa inyo guys. And this is day 3 here in Cagayan de Oro. Super happy and grateful we had really nice breakfast. Ang galing nung kitchen natin. Guys, hello. Kawin naman kayo. Yeah, hello. Yeah, ito yung kitchen natin dito. Amazing staff. Sobrang nakakatawa, no? Very accommodating yung mga tao. Tapos yung mga staff mababait. Tapos masarap yung food actually. And that's really important when it comes to traveling and vacation. Good thing, minami tayo dito, no? From the United States, nag-travel around the world, and he seemed to love Philippines. That is why I'm pushing everyone here in the Philippines na magtulungan tayo, especially sa tourism side natin, because pwede talagang umundad yung bansa natin kung magtutulungan tayong lahat. So for now, ang focus natin is building relationship kasi birthday ng ating business center, and who knows what will happen? Baka mamaya may stockist, baka mamaya may center pa, baka mamaya marami pang mag-join. So bukas lang yung puso natin sa mga posibilidad. So again, day 3 is all about opening your heart to possibilities. So usap muna kami guys. And guys, it's Saturday, sobrang daming tao, no? Actually, may mga coast guards pa tayo dito to check everything, to keep everything in place. Tapos, grabe, sobrang dami talagang tao. Plus, syempre, meron tayong kitchen dito na nagpo-provide sa atin ng food. Super happy and grateful for them. Tapos, very accommodating. Again, yung mga staffs, ang sasaya. We have the front desk na sobrang busy. And the main reason why we are here, kasi nga, nandito tayo to promote worldwide entrepreneurs. Since yung may-ari ng Jespera, si Ma'am Cathy, nag-invest for a business center. So, siya yung nagsusupply dito sa Cagayan de Oro. So, yung mga leaders natin, sila Alas Makapalag, si Mark Pinulyar, yung mga coaches natin. Plus, si Mark, which is siya yung nag-handle dito, siya yung manager, siya yung makakausap nyo if you wanna be part of worldwide entrepreneurs here in Cagayan de Oro. So, at least lang, kilala nyo kung sino yung mga kakausapin nyo. And then, grabe lang din kasi ang daming ganap ngayon actually. We are able to meet people from Coca-Cola and hopefully magkaroon na tayo ng sponsors and brand deals with some drinks, no? And of course, nasa Kubo naman potential investors natin kasi birthday ni Ma'am Cathy ngayon. So guys, since bukas yung puso natin sa possibilities, kanina we don't know what will happen. Hindi natin alam kung anong mangyayari, anong pwedeng mangyari. But right now, everything is unfolding for us kasi sobrang daming pwedeng mangyari. So we'll see. We'll give you updates later. Guys, kakatapos lang natin kumain. Grabe, lami. Kayo. Masarap. May lechon pa tayo. Tapos,
dalawa pala nagba-birthday, no? Si Ma'am saka yung isa niyang tao. So, after this, we just have to prepare kasi lilipad na tayo pabalik ng Manila. Busog. Ayan guys, super happy and grateful right now because this is again a very successful day. Yung 3 days natin guys, grabe, sobrang productive. And for me, the lesson here is just always open your heart to possibilities. Pero habang bukas yung puso mo sa posibilidad, sa mga pwedeng mangyari, dapat nagtitake ka rin ng action, responsable ka, and you set up your day to win so that you can win your year. So yun lang guys, abangan nyo kasi pagbabang pagbaba natin ng Laguna, drive na tayo papuntang Bataan. So this is actually a vlog series na pwede nyong abangan para makita nyo ano ba talaga yung totoong proseso sa pagdinegosyo. Because most people, they will only show you the results. But tayo, pinapakita rin namin sa inyo ano ang totoong proseso sa pagdinegosyo. So if you like this video, and I'm sure that you do, please like, comment, share, subscribe to all our social media channels, and we are dedicated to create more valuable content para sa inyong lahat, guys. Yun lang, guys. This is the end of vlog. And always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon!